Good day po sa inyong lahat. Ako po si Professor Ilaw. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Professor Rita Cusio. At kami po ngayon ay narito po para po sa Philosophy Conference po sa Nativity of Our Lady College Seminary. At may mga ilang bagay po kaming i-discuss ngayon, pero before that, magpapakilala po muna kami para naman po mas ma-feel po natin close tayo sa isa't isa. So, ako po ulit si Professor Ilaw, Ilaw Cruz po. Ako po ay tubong Paranaque, Las Piñas. Nung ako po ay high school, pumasok po ako sa seminaryo sa Our Lady of Guadalupe Minor Seminary at nagpatuloy po ako sa college seminary dyan po sa my University of Santo Tomas. Dahil may ibang plano po ang Diyos, hindi po ako natuloy sa pagpapare pero naging involved pa rin po sa gawang simbahan. Kasalukuyan po akong nagtuturo po sa San Carlos Seminary at sa Don Bosco Technical College dyan po sa may Mandaluyong. At meron din po tayong minemaintain na apostolate and ministry. Kayo naman po, ma'am? Ako naman po ay si Rita Cusio. Ako po ay taga Bulacan at kasalukuyang nagtuturo sa Far Eastern University sa Manila. Subalit bukod po doon, malaking bahagi po ng aking buhay ay nasa simbahan din po. Dahil ako po ay 20 taon nang nagtuturo sa aming seminaryo sa Immaculate Conception Major Seminary sa Giginto sa Bulacan. At ako din po ay active na church worker sa aming parokya ng La Purisima Concepcion sa Santa Maria, Bulacan. Yun. So yun po, at least nakilala niyo na po kami ngayong araw na ito. So, Ma'am Rita, before tayo mag-proceed sa topic, tanong ko lang po, kailan po kayo dumating dito sa Eastern Samar? Okay. Dumating kami kahapon. 4:25 in the morning yung aming flight. Ang aga! Oo, maaga yun, kaya walang tulugan. No? Subalit, sulit na sulit yung puyat dahil pagdating namin sa Tacloban Airport hanggang makarating dito sa Borongan ay napaka-warm, no? Napaka-init ng naging pagtanggap. Una agad, no? Hindi pa kami nagtatrabaho, ay ipinasyal kami agad dun sa Nature Park, sa no? Kanhugas. Doon po tayo nagkita kahapon. Oo, napakaganda ng lugar. Sobrang ganda ng lugar. At napakasarap, napakaraming pagkain. Sabi ko nga po, ma'am, kung alam ko lang na dadaan ng Kanhugas Nature Park, kung alam ko lang na meron siyang dagat. Kasi ang pag Nature Park, ang thinking ko, gubat. Park talaga na literal na may mga flowers and all. Kung alam ko lang may dagat, nagdala po sana ako ng panligo. Yun na nga, di ba? Nung pumunta tayo dun sa may mga tubig-tubig na talaga, no? Sabi ko, ang sarap magtampisaw dito. Totoo. At saka napakaganda ng lugar. Sobra na po. Natural rock formations, yes, ganyan. Yes, correct. At syempre, kasama nun, ay napakaganda rin kasi nung naging pagtanggap sa atin. Totoo po. Na nakaka-guilty nga kasi wala pa kaming ginagawa, ay sobrang warm na agad ng naging pagtanggap. Opo. Talagang dito parang hindi ka gugutumin. Grabe, sobrang lagang... Busog. Ano po ba yung... But parang, di ba, parang okay na tayo sa simpleng, let's say, tapsilog, tosilog, ganyan. Kahapon, may lechon pa, may manok pa, may isda. Grabe, parang dito mo rin makikita talaga yung hospitality ng mga taga-Samar. Sobrang warm. Ako naman po, dumating po ako nung Wednesday. Mm-hmm. Kasama po yung isa pa nating kasama, si Ma'am Floor, mm-hmm, di ba, na... From UST. Rin, na I believe, na interview rin siya kahapon dito. So, pagdating pa lang parang, huy, parang hindi naman kami VIP pero ba't ganito yung treatment? Doon mo makikita yung talagang generosity nila. Mm-hmm. Yung kabutihang loob, no? Kasi talagang pinaghandaan yung pagdating natin. Opo, no? Totoo po. At talagang nahandoon yung interest nila doon sa ginagawang aktibidad ngayong araw na ito at nitong mga nakaraang araw. Kaya ganun din ang paghahanda na ibinigay, yes, para correct sa ating pagdating. Correct po, I agree. And kaya salamat, no? Opo, salamat thank you po. Sobrang thank you po, lalo na po sa bumubuo po ng Nativity of Our Lady College Seminary at pati na rin po sa lahat ng mga sponsors, sa lahat po ng mga sumuporta sa event na ito. Maraming salamat po. So ma'am, after that, no, 'di ba nakarating na tayo. Ano yung somehow sa inyo po ini-expect nyo na mangyayari nung unang paglapag nyo dito sa NLCS? Una, dahil nga siguro parang ako ay medyo puyat, no, dun sa biyahe. Sabi ko, matutulog lang ako sa daan. Yun, syempre, parang human nature, no, na babawi ako total biyahe. Pero parang mahirap matulog. Kasi yung mga lugar na dinadaanan ay maganda. Opo. Parang nakakahinga, di ba? Yung malalawak na mga kabukiran, yung dagat. Hmm. Kaya parang sabi ko, ayokong matulog kasi ang ganda-ganda nung baka ma-miss yung ano. Nung nakikita. Yun. Tapos yun nga, no, nilagay pa tayo sa isang maayos na hotel na lahat, no, napaka-comfortable.
At syempre, nung nagkaroon ako ng session sa mga seminarista kagabi, ay natuwa ako kasi una, napaka-attentive, no? Talagang nakikinig yung mga bata mm-hmm. at napakagaganda ng mga naging katanungan na sabi ko, aba, pang Miss Universe ang mga tanong. Feeling Miss Universe ako kasi ang gaganda ng mga tanong at talagang mapapaisip ako dun sa mga tinanong ng mga bata. Kaya dun pa lang sa mga tanong, sabi ko, nako, dagdag na kaalaman ito para sa akin dahil nagkaroon ako ng mga bagong punto ng pagninilay, no? Na palalimin pa ang sagot na naibigay ko doon sa mga naitanong sa akin ng mga seminarista. Amen. So baka kasi nagtataka yung mga viewers natin, ano ba itong pinag-uusapan nyo? Kasi po ngayon pong week na to na nagsimula po the other day, ay sinasagawa po dito po sa NLCS or Nativity of Our Lady College Seminary ang Philosophy Conference. At ang tema po nila ay Globalisasyon, Filosofiya, at Millennial. So kumbaga, doon pa lang sa tema, makikita na natin na tinitignan or parang gustong malaman, ano kaya yung magiging involvement ng ating mga seminarista sa panahon ngayon na talagang sobrang globalized na, di ba, ma'am? At at the same time, nandyan yung, so to say, stigma na millennial sila. At alam natin na pag sinabing millennial, ang tingin ng lipunan, nega agad eh. Very negative, di ba? Masyadong self-entitled, masyadong self-absorbed. So yun po yung ginagawa namin ngayon. At kami po yung mga, kumbaga eh, tumutulong para hubugin itong mga bata na to. Hindi lang dun sa tema natin, kundi sa importansya na rin po ng filosofiya at pag-aaral po ng filosofiya. Lalo na in connection sa pananampalataya. Correct, diba? Po, yun yeah. po. Mm-hmm. So, kung tatanungin po, ano ba talaga yung importansya at bakit importante ang philosophy? I believe, ma'am, yung diniscuss nyo kahapon is about social sciences. Yes. Parang, kangkala mo, parang ang layo eh. Yes. Pero kung titingnan talaga, very connected especially sila. Your talk last night. Pero before we go that, sagutin muna natin tanong, ano ba yung importansya at bakit po importanteng mag-aral ng filosofiya, lalo na po ang mga kabataan natin ngayon? Oo. Naniniwala po ako, ma'am, bilang isang nagtuturo rin po ng filosofiya sa senior high at sa kolehiyo, na ang philosophy is pwede mo talagang i-apply sa buhay. Yes. Magagamit mo talaga. Marami po na nagsasabi na pag filosofiya, halimbawa nagtatanong sila, bro, brother, kuya, sir, anong course mo nung college? Philosophy, parang, ay, grabe, parang, parang feeling nila, nosebleed, ganyan. Iniupi nga daw, it's not nosebleed, it's bloodshed daw. Bloodshed, ganyan. Dumudugo, di ko alam yan, ganyan. Parang nabibigatan sila. But in fact, hindi nila alam na sa pang-araw-araw na ginagawa nila, they're doing philosophy. Yes. Bakit po? Kasi marami sa mga paniniwala natin, yung way natin mag-isip, yun yung mga ginagawa nakaugat ng mga siya. Opo, nakaugat na po siya doon sa mga iba't ibang mga philosophers na pag pinag-aralan mo, teka lang, parang familiar sa akin 'to ah. Yung pala sa kanila galing, example po diyan, yung paniniwala natin na the only permanent thing in the world is change. Okay. Akala ng mga tao matagal na nandiyan lang yan, nakasanayan, pero hindi nila alam, yan po ay nagsimula kay Heraclitus, isa pong ancient Greek philosophers bago pa mabuhay ang Panginoon Jesu Kristo. So doon pa lang, nauhugot na. Ganyan. Tapos pangalawang bagay, sinasabi ko sa mga tao, the good thing about philosophy is, although if it's your course in college, hindi ka talaga magkakaroon ng career. Kumbaga, career-wise, hindi siya kumbaga lucrative, hindi siya yung maluho. Kumbaga, hindi siya mabenta. Pero if you want to learn how to live life, you study philosophy. Yes. Kasi philosophy will not teach you how to earn money, how to be successful talaga na talagang literal na ito dapat yung techniques, but how to live a good life, how to live life talagang, and how to have that, ano, kung paano magkaroon ng kakaibang perspective, lahat po yan makukuha sa philosophy. Kaya nga po, kagabi kausap ko yung mga seminarista, sabi ko, kung sakali man, kasi alam naman natin na many are called but few are chosen, sabi ko, kung sakali man yung iba sa inyo, eh, pinadaan lang ng Panginoon dito sa seminaryo, huwag niyong kakalimutan ang yung mga values na natutunan niyo. Na yes. Hindi lang sa seminaryo, especially na rin po sa philosophy. Mm-mm. Para hindi natin masabing sayang yung kanilang itinagal sa seminaryo. Now, in your case, ma'am, now, ano naman po yung nakikita niyong importansya ng social sciences? Sa ano alam po? Mo, no, gusto ko lang dagdagan no, yung nabanggit mo tungkol dun sa philosophy, no? Kasi syempre, tanggap naman natin na maraming mga kabataan ngayon ang pumipili ng kurso dahil syempre gusto nila na magkaroon ng magandang hanap buhay sa hinaharap.
ang hindi alam ng maraming kabataan kapag sila ay nag-a-apply halimbawa sa trabaho o kahit na gusto nilang magtayo ng isang negosyo halimbawa. Itong mga bagay na to, yung pag-iisip, yung proseso ng pag-iisip, yung proseso ng pagtanong, yung basic na research skills, yung basic na critical thinking skills, ang foundation lahat nito ay ang philosophy. Yeah. So, ngayon, kapag ikaw ay nagtrabaho na, itong mga skills na to, itong kakayahan na ito, ay ito yung foundation skills na gagamitin mo, na magagamit mo, kahit na anong field ang pasukin mo. Kaya, hindi mo pwedeng sabing walang naging silbi sa akin ang filosofiya dahil yung skills na na-acquire mo o nakuha mo sa pamamagitan ng pag-aaral ng filosofiya, ang gagawin mong tuntungan para kung anumang field ang pasukan mo ay pwedeng kailangan mo pang mag-aral ng mga technical skills, no? Depende sa field na pupuntahan mo. Subalit, hanggang matibay na yung pundasyon mo na makukuha mo sa pamamagitan ng filosofiya, ay makikita mo na makakatulong ng malaki dahil ito ay nasa iyo na at natutunan mo. So ngayon, ano ba ang koneksyon ng filosofiya sa social sciences, no? Tanggap naman namin sa social sciences na inanak lamang ng filosofiya ang lahat ng social sciences, no? At dito sa pamamagitan ng pamimilosopiya, dito natin natutunan na mag-isip at magtanong. So ang lahat ng mga kung tawagin nating founders, no, ng mga social sciences, kapag tiningnan mo ang kanilang kasaysayan bilang mga tao, lahat sila ay mga philosophers. So halimbawa, no, yung si Auguste Comte na father of sociology, he is not considered a sociologist, he is considered a philosopher. Marx himself, no, he's not considered as the father of communism, no, pero siya yung tinatawag na philosopher siya, di ba? Yes. So, kumbaga, hiniram ng sociology, ng political science, yung mga ideas ng mga namilosopiya na ito para buuin yung social science. Ang idinagdag lamang ng social science ay yung tinatawag nating empirical basis na magre-research ka ngayon, kukuha ka ngayon ng datos mula sa community para yung teorya, yung pagpapaliwanag na ibinigay ng mga philosophers na ito ay mabigyan buhay at mabigyan ng laman doon sa konteksto. Mas maging konkreto. Mas konkreto siya. Kaya siya tinawag na social science dahil ngayon ay nakaangkla na siya doon sa realidad ng mga tao. Pero yung unang pagtatanong na bakit may ganitong problemang panlipunan, ano ang solusyon sa problemang panlipunan na to, napilit na sinasagot ng social sciences, yung proseso na yon ay makikita mo ay isang uri rin ng pamimilosopiya. So ay napakaganda talaga, makikita mo konektado talaga. Yes. Na iisipin ng tao, ba't parang wala namang connection, pero very rooted pala, kumbaga nagko-complement yung isa't isa. Now, before po tayo magpatuloy, I guess we have to take a break muna. So magbabalik po kami, so dyan lang po kayo, huwag niyo pong ililipat yung channel, okay? So see you again later po. Hantuanay, damo an isda ang mga salog ug karagatan. Malugsong kala ang mga sapa, makakapanikup ka na hin mga urang. Makadto kala ang mga kabakudlan, makakapanmurot ka na hin mga sihi, mga puruton, na makakalibre hin panurasura ani mo pamilya. Yana, waray na hini. Waray na panhinabot hini ang mga kabataan yana. Harayo na iton mga kaisdaan. Susut na. Talagsa nala itong mga puruton haaton mga kabakudlan. Kay ano nga nasugad hini? An pangisda nga naagamit hini ng ika? O kundi man, an pangisda nga naagamit hini mga hilo o mga chemicals? Itong mga pesticides sa mga nga nalanay di kang mga uma. Nagtuhan mga salog ug karagatan. Asya ini, ito nakakapuuhan kinabuhi ang mga sapa, ang mga salog ug karagatan. May babalik pa ba ang kinabuhi ha katubigan? Bangin pwede ba? Kung kita mag-uurusa, hintog ataman han aton kalibungan.
Welcome back po. Nandito po muli kami. Ako po ulit si Professor Ilaw. At ako po si Professor Rita. Yun po, nagbabalik po tayo sa atin po ulit diskusyon tungkol po dito sa philosophy conference na ginaganap po dito sa Nativity of Our Lady College Seminary. At ang tema natin ay globalisasyon, filosofiya, at millennial. Now, ma'am, kanina pinag-usapan po natin yung pagdating natin dito, mm-hmm. yung naramdaman natin, yung ganda ng kalikasan mm-hmm. ng lugar na ito. Tapos, pumunta po tayo sa importansya or kahalagahan kung bakit kailangang pag-aralan ng filosofiya at social sciences. Mm-hmm. Now, ma'am, talakayin naman po natin, ano ba yung relevance nitong conference na to? Bakit kailangan siyang gawin? Siguro, maganda natin i-discuss, ma'am, is anong relevance ito bilang isang philosopher, philosophy major, mm-hmm. at anong relevance ito bilang sa inyo po na mm-hmm. social science mm-hmm. major? So, sino pong gusto nyong mauna sa atin? Mauna ka na. Sino po? Okay po. Ako po naniniwala na relevant itong nangyayari. Bakit? Kasi laganap na yung tinatawag nating hashtag fake news. Mm-hmm. Okay? Laganap din yung tinatawag nating mga trolls. Mm-hmm. Okay? Meron po akong professor nun sa UST na isa sa parang, I don't wanna call it regret, pero parang isa sa kinaiinisan niya, parang nakakalungkot mm-hmm. para sa kanya is yung pagkawala ng na tinatawag nating intellectual discourse. Mm-hmm. Yung tipong usapin, hindi naman sa nagdedebate, nagdi-discussion kayo, nagka-clash yung discussion nyo, yung mga principles mm-hmm. nyo, ideas nyo, pero merong mutual respect. Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Ngayon po kasi kita natin, lalo na yung tinatawag nating mga keyboard warriors, mm-hmm. di ba? Magaling lang, mga trolls, mm-hmm. ganyan-ganyan. Tapos pag nakita mo, wala naman talaga mm-hmm. silang argumento, mm-hmm. walang pinupunto, gusto mm-hmm. ka lang asarin, gusto ka lang siraan, and so on and so forth. And yun po yung nakikita kong relevance ng conference natin. Kasi tingnan nyo yung tema, globalisasyon, filosofiya, millennial. Mm-hmm. Pag sinabing globalization, papasok na dyan social media. Mm-hmm. Papasok na dyan yung mga ekonomiya ng iba't ibang bansa. At basta ang daming interconnection mm-hmm. yan, ganyan. Tapos millennial, so alam mo talagang ngayon, yung talagang mm-hmm. present day. So, importante to kasi at least yung mga bata, matututo sila. Paano nga naman kung meron sa'yo nagtanong na ganyan? Ganto, tas ganto yung the way na makipag-usap sa'yo, philosophy would teach you that. Mm-mm. Ang kainaman po sa philosophy is, tinuturuan tayo nito, kung paano talaga himayin yung argumento, yung Mm-mm. sinasabi nung kausap mo. Mm-mm. Tapos, nandyan din yung hanapin mo, ay parang mali ito Mm-mm. ah. Okay? Dyan din yung makikita mo na, teka lang, ba't parang nawawala tayo sa topic? Mm-mm. Teka, stick tayo. Topic. So, yan po yung isa kong nakikitang relevance ng conference. Mm-hmm. Pangalawang nakikita kong relevance po niyan is yung mas nahahasang mag-isip yung mga bata. Iniisip nila parang, philosophy, ang boring, parang a-attend ako dyan 3 araw, makikinig lang ako. Pero hindi eh. Kung titignan mo talagang mabuti at kung makikinig ka lang mabuti, mararamdaman mo, makikita mo, teka lang, parang tinamaan ako dito ah. Parang biglang may sapul, parang pag narinig mo tong isang philosopher na to, tapos bigla ma-realize mo, ba't parang nakaka-relate ako sa kanya? Ba't parang parehas kami ng iniisip, parehas kami ng sentimento sa buhay? At doon mas ma-enhance yung bata na pag-igtingin yung buhay niya na with regard as being a millennial, tapos isasabak sa mundo, parang iisipin, teka lang, ito natutunan ko eh. Ito dapat yan eh. Sumalito. So pwede niya kumbaga harapin yung hamon. At mas equipped siya. Diba? Mas magiging matalino yung niya, kumbaga yung pakikipag-usap niya, pakikipagtalakayan niya, pagsagot niya, yung diskusyon niya. So yun po yung nakikita kong relevance in the eyes of of a philosophy major. Kayo naman po. Oh, maganda yung mga sinabi mo, Prof. Ilaw, no? Kasi ang dominante ngayon, no, sa ating kultura ay yung tinatawag nating anti-intellectualism. Ah, oh, yeah. So, yung term na yan, no, makikita natin anong ibig sabihin. Ayaw natin ng mga intellectual na usapan. Ang laging reaksyon kapag nakakita ka ng isang tao na marunong mag-isip, no, at kaya niyang sabihin ang kanyang iniisip ay, edi wow, no, oh, yeah. Ikaw na. Edi shame, ganyan. Oh, diba, ikaw na, diba? Yung parang ikaw na ang pinagpala. Mm. At napapansin ko to, no, sa aking pagtuturo, no, nakalipat na ako sa iba't ibang institusyon, at madalas sinasabihan ko yung mga estudyante na bakit gano'n, na yung mga pasaway sa klase, yan yung pinapalakpakan natin, yan yung parang cool, yan yung bida. Tapos yung mga tahimik na nag-iisip, na nag-aaral, sila yung parang nabubuli, sila yung nasa-shame. At ito nga ay resulta ng kultura ng anti-intellectualism kung saan parang okay lang na maging walang alam at hindi lang yun, pinagmamalaki pa natin.
Subalit makikita natin na sa panahon ngayon na sabi na natin ang buong mundo ay nasa crisis na ano ba ang totoo, no? What is the truth, okay. Di ba? Ano ba ang moral? How do we live our lives? Itong mga henerasyon ng kabataan ngayon, marami sa kanila ay confused dahil wala nang masyadong nagagabay sa kanila kung ano ba ang tama, ano ba ang dapat gawin, paano ba gumawa ng tamang desisyon. So ang nangyayari, kung ano ang makikita nila sa telebisyon, maririnig sa radyo, makikita sa social media, iisipin nila na ito na yung sagot dun sa mga katanungan ko. Subalit alam natin na ang laman ng social media, ng telebisyon ay hindi lahat tama. At lalo na kung ibabangga mo to sa iyong pagkatao, no, dun sa mga moral values, no, sa ating values bilang mga Filipino. Kaya sa pamamagitan ng mga ganitong conference ay nagbibigyan tayo ng pagkakataon na maupo, magnilay, mag-isip, tanungin yung mga tanong na matagal na nating tinatanong subalit hindi natin alam ang kasagutan. At makikita natin, no, na yung palang kadalasang nakikita natin at pinaniniwalaan natin ay hindi sapat. Dahil merong mga aspeto na hindi nito tiningnan, may mga aspeto sa sagot na ito, sa mga kasagutan na ito, na hindi siya yung katotohanan. These are deceptions, no? These are deceptions, and itong mga deceptions na to ay sinusulong ng mga tao na meron ding mga interest kung bakit gusto nilang isulong ang particular na posisyon. So kapag umattend tayo ng mga ganitong conference, ay yun nga, kamukha ng sinabi mo, nahihimay-himay natin. At unti-unti, nakukuha natin yung kaalaman at kakayahan na sagutin ng maayos. Nang hindi kailangan mambastos ng kausap, ng magalang, at nakaugat, no? Doon sa mga prinsipyo, sa mga turo, na alam naman natin na sa mahabang panahon ay napatunayan naman na tama at totoo. Yes. Yan po. So, ano pala, no? Kumbaga, sa mata ng, kumbaga, nasa labas, third person point of view, parang kala mo walang silbi to, parang boring. Ano ba yung pinagagawa nyo? Nag-a-accel ng pera, ng panahon, pero makikita natin na hindi, relevant talaga siya, talagang naangkop, lalo ngayon, sa panahon talaga ngayon. Sobrang ngayon, talamak talaga ang keyboard warriors, talamak ang trolls, talamak ang fake news, yung tipong, yun nga, sabi nyo nga ma'am, anti-intellectualism, na ang ganda ng sagot mo, pinaliwanag mong mabuti. Tapos mabastusin ka. Sasagot lang, liwaw. Ikaw na. Yun yung, at least ngayon, makikita mo yung mga bata, ito nga, yung mga seminarista natin, is eager talaga sila. Paano ba namin papalalimin yung pagkaunawa namin, yung pagkaintindi namin sa mga bagay ngayon, lalo sa mga nangyayari sa lipunan ngayon. Tama yan, no? Yung term na boring, di ba? Siguro maunawaan natin na yung mga kabataan kasi natin, lumaki sila sa TV. So pag nabobore, TV. Pag nagugutom, kakain, TV. O kaya yung mga games. So meron sila nung parang they are overstimulated, no? Sanay sila sa laging may movement, laging may colors, no? Laging malalakas na sound. Minsan, no, sa Manila, minsan may mga nakakatabi ko sa FX, no? Pag nagbibiyahe ako, yung let's say isang kabataan, narinig ko, naka-headphone siya, na anlakas-lakas. Yung rinig mo na rin. Naririnig ko na rin kung ano yung pinapakinggan. So wala na rin time for silence. No? So magulo. And that results to a lot of confusion. So dahil sanay sa movement, sanay sa color, sanay sa sound, napaka-importante nung mga mumunting mga panahon na ito na tayo naman ay uupo at mananahimik at magninilay. Kasi ang buhay naman ay hindi naman laging dapat bombastic, na dapat laging active, na laging may colors. Amen. No? Hindi naman dapat ganon. In fact, mas higit nating nakikilala ang ating mga sarili, mas naiintindihan natin ang mga nangyayari sa paligid kung tayo ay uupo at mananahimik at hindi tayo magpapakain doon sa kaguluhan na nilikha sa labas. So sa pamamagitan ng mga ganitong conference, pwedeng ang sabi ng maraming kabataan ay boring. Subalit, isa itong learning experience na hindi palaging nararanasan ng ordinaryong kabataan. Tama. So, yun nga, kumbaga is, sabi nga, ano yun, yung meron daw wisdom sa silence. Yes. Minsan kailangan, dahil ang gulo-gulo na ng loob mo, ng mundo mo, sabi nga, di ba sinasabi, layo ka muna. Manahimik ka muna. At doon tayo mas nakaka-realize, mas naaarok natin yung nangyayari sa paligid, lalo na rin sa sarili natin. Anyway, ma'am, kasi nabanggit nyo yung boring, baka kasi nabobore na yung mga viewers natin. Kaya magbe-break po muna, Lord, kami. Standby lang po kayo. Huwag nyo po inilipat. See you later.
diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat ta kita nga tanan itong resulta. Hatun, kawaray naton pagdibali an kalibungan. Iton aton kagugub-an, an kakahuyan, nati kanipis, nadadarot na. Asya ini iton rason, kung kay ano, nga usala kagabi nga uuran, nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang bunto, linalapwas. Iton waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan, asya ang siyahan na kausa, hininga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pag pinanmilay, hininga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon. Han aton iba nga mga kabugtuan kung naabot na ang babaha. Kay kung ano ang aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay kinabuhi pahani iton bayan. Welcome back po mga kapatid sa pananampalataya. Narito po muli. Ako po ulit si Professor Ilaw. At ako po si Professor Rita. So, welcome back po ulit sa ating talakayan dito. Kanina po, bago mag-break, diniscuss po namin yung relevance ng conference na ito. Okay po, sa mata ng isang philo major at sa mata rin po ng isang social science major. Ngayon naman po, baka po kasi yung iba sa inyo nag-iisip, nagtatanong, ano ba yung mga pinag-discuss namin sa conference na ito? Baka mamaya, salita lang kami ng salita, okay? So, sige po, unahin ko na po yung sa akin. Ang diniscuss ko po kahapon po, ay yung tungkol sa paano kung millennial ka, tapos seminarista ka rin. Na pagtitignan mo mabuti, contradicting yung dalawa eh. Okay? Sobra. As in yung ine-expect dito, tsaka yung ine-expect dito, magkasalungat. Eh, sila, millennial na, pero seminarista pa. So, tinulungan ko sila kung paano yon using ancient Greek philosophers. Mm-hmm. So, inisa-isa ko po yung mga pre-Socratics na tinatawag mm-hmm. hanggang kay Socrates lamang po. Mm-hmm. So, yun yung mga wow. diniscuss ko sa kanila. So, ang naituro ko po sa kanila doon, syempre, maging mahaba pag tinalakay mm-hmm. pa natin, is babalik ka sa sarili mo. Mm-hmm. Kasi kay Socrates, meron siyang tinurong technique kung paano po talaga makikilala mm-hmm. yung sarili mo. Na pwede kang maging millennial, pero at the same time, seminarista. Mm-hmm. Kasi yung iba nagdo-double life eh. Mm-hmm. Diba? Seminarista pag nasa seminaryo, ganito. Pero pag umuwi sa bahay for the home iba visit, ugali. Iba ugali. Pwede palang pagsabayin. Mm-hmm. So yun yung una ko pong diniscuss. Now, yung next topic ko po sa kanila is yung importansya ng social media mm-hmm. tsaka evangelization. Mm-hmm. Paano po sasabay? Kasi sobrang ano eh. Sobrang kailangan na talaga eh. So kahapon po, nagpakita po ako ng mga trends, ng mga sets, tsaka yung ano na talaga nangyayari sa social mm-hmm. media ngayon. And sinabi ko sa kanila, ni-reveal ko sa kanila, at sobrang na-shock sila na isang $1 billion industry sa social media is pornography. Mm-hmm. Sinabi ko, it's a $1 billion industry. Mm-hmm. And we all know na it did not come from God. Mm-hmm. So tayo mga sundalo ng simbahan, mm-hmm. mga alagad ni Jesus, kung magpapatuloy tayo sa pulpito lamang, dun sa nakaugalian natin na street evangelization, mm-hmm. evangelization ganyan, walang mangyayari, yes. maiiwanan tayo. So dapat sumabay po tayo mm-hmm. sa social media. Kaya sabi ko sa kanila, importante na dapat lahat ng seminarista, lahat ng pare, marunong mag-vlog. Mm-hmm. Hindi lang yung puro type lang, ganyan. Mm-hmm. Kasi marami ngayon,
sa pinakita kong trend kahapon, marami tamad na magbasa. Mm-hmm. Mas gustong manood kaysa yung babasahin. Mm-hmm. Kahit isang paragraph lang yan, pag humaba ng tatlong sentence yan, parang tatama rin ka na. Kaya sabi ko, dapat matutunan niyo to. So tinuruan ko rin po sila, kahit yung basic lang, simple lang, mm-hmm. anong gagawin, anong dapat topic, paano ka dapat magsasalita, etc., etc., ganun po. Kayo naman, ma'am. Hindi, gusto ko lang mag-comment, no? Opo. Kasi nung sinabi mo na 3 paragraphs, minsan lulokohin ka pa, uy, best in essay writing ka. Oo, yan na naman yung anti-intellectualism, diba? Ganyan. Kasi nagbigay ka lang ng posisyon, halimbawa, sa isang mainit na issue at marami kang sinabi, tapos sasabihin, dami namang sinabi nito, di ba? Kaya napaka-effective talaga ng social media, no, para banggain yung sobrang negativity na nakikita natin ngayon sa social media. At diyan ko nga nakikita yung relevance ng topic mo. So ako naman, no, dun sa aking bahagi, dahil nga ako ay nasa field ng social sciences, ay tumutok ako sa isang usapin na ang titulo actually ng presentation ko ay Privilege. The millennial in the era of social exclusion, no? At ang nabanggit ko nga kahapon sa ating mga seminarista na ang inspirasyon para doon, una, ay yung naging involvement ko sa mga BECs or Basic Ecclesial Communities. Yes. Sa una, sa Mindanao, way back nung mga late 1990s. Wow. Nagkakabistuhan ng edad. At yung mga BECs, no, sa amin sa Bulacan, no? Kung saan nakita ko, nasaksihan ko, naramdaman ko na ang mga tao sa kabila ng kahirapan ng kanilang buhay ay ganon ang kanilang pagmamahal sa pananampalataya at sa inang simbahan. At ang pangalawang inspirasyon ay galing doon sa ating mga katutubong Pilipino, no? Ang mga indigenous peoples, no? Kung saan halimbawa ang aking community ngayon ay mga Mangyan community sa Occidental Mindoro. At nakita ko na, sabi ko nga kagabi, sa kabila ng kasalatan sa buhay, no? Pag tinanggal mo yung mga trappings na marami hindi nakapag-aral, hindi marunong magbasa, magsulat, napakahirap ng buhay, makikita mo yung purity, no, yung puro na kabutihan, busilak na puso nitong mga katutubo na ito. So mula doon sa mga karanasan na yon ay binuo ko yung aking talk para sa conference na ito on privilege, na marami tayong mga pribilehiyo sa ating buhay na hindi natin napapansin at hindi natin pinapansin. Subalit, ito minsan ang nagiging tuntungan para mang-abuso, mag-discriminate, no? Mang-uri ng ibang tao na sa tingin natin ay iba sa atin. At sinabi ko dun sa mga bata na bilang mga nagpapare, no, mga kabataan, ay maging conscious tayo na yung napakalaking pribilehyo ang magsuot ng Roman collar. Yeah. Napakalaking pribilehyo na maging pari ka. Sabi nga natin, sa wika ng simbahan, isang napakalaking biyaya ang maging pari. Subalit, huwag mong abusuhin yung pribilehyo na yan para lamang i-exploit ang ibang tao na mga lumalapit sa iyo at nagtitiwala sa iyo. So, doon umikot, no, yung aking panayam. At siguro, ito ay konektado doon sa aking magiging pangalawang panayam mamayang hapon, dahil ito naman ay tungkol sa mga usapin ng mga social issues, lalo na doon sa extrajudicial killings. Ay, naku, maganda talaga yan. Napaka-importante na bilang mga Katoliko ay huwag tayong matakot na manindigan para dun sa tama. Dahil ang simbahan naman ay hindi pumapapel, hindi tayo kumakampi kung kanino mang politician. Ang simbahan, ang paninindigan lamang niya ay ang tama. At sa mga panahong ito na meron tayong crisis sa moralidad, no? Confuse ang mga tao, the more na dapat, no, makinig tayo sa inang simbahan, kung ano ang tinuturo ng inang simbahan, no, sa gitna ng lahat ng mga usapin na ito. Yun nga, ma'am, kukunin ko lang din yung sinabi niya yung sa social media, no. Sinabi ko rin yan kahapon na yun nga in connection na hindi pwedeng ano lang manonood lang tayo. Yes. Tsaka sinabi ko rin na ang akala na marami pag sinabing seminarista, seminaryo pare, ang alam lang magdasal. Magsimba, magmisa, magbiblia. Yan, sabi ko, kaya importante na matuto kayo, humarap sa social media, ilantad nyo kung sino kayo, para makita nila na tayo may alam din, na marunong din tayong makialam sa nangyayari talaga, na hindi tayo tahimik, na hindi lang puro biblia ang ano natin, ang alam natin, hindi lang puro seminarista, ganun-ganun lang. Ganyan. Bait-baitan. Kaya very ano po talaga, very relevant po talaga, talagang sobrang connected talaga. Now, ma'am, ang hirap ng topic nyo. I was there last night, eh. Ganyan. Tapos ang ganda pa nung ano, video nyo. Natuwa ako sa mga videos na pinakita ninyo. Yung isa na antig pa ako. Yung luha ko nandito na. So talagang kailangan singot ulit. Ganyan. Pero ma'am,
Sa pagde-lecture natin, lalo na sa inyo, wala bang kayong na-encounter ng mga tanong ng mga bata na medyo sama o parang teka lang, nakaka-challenge to ah. Ganyan eh. Kasi sa lecture ko po, ang mga tanong nila eh, mga technical eh. Ganyan. Pero sa inyo naman po, may na-encounter po yung ba kayo? Yung isang tanong kahapon na medyo napahinto rin ako at napaisip at talagang feeling pang Miss Universe talaga ay yung tanong niya na sabi niya, hindi po ba masyadong mataas ang moralidad or moral standards ng simbahan? Ng inang simbahan. Grabe. Kasi I think yun yung justification ng marami eh, na ay, wala nang susunod dyan kasi masyado namang mahirap. As if hindi kayang abutin. Hindi kayang abutin. No? Eh, dahil nga ako naman, nasabi ko sa mga seminarista na wala naman talaga akong background sa theology, napaka-practical ng aking naging sagot. At ang naging sagot ko lang, kung sa tingin man nila ay mataas no, ang pamantayan ng simbahan sa pagdating sa usapin ng moralidad, yun ay dahil napakataas din ng respeto ng ating simbahan sa kakayahan ng mga tao na pumili tayo ng tama. Correct. Sa akin kasi, ganun lang yun eh, na nagtitiwala ang simbahan sa ating capacity, no? Sa ating kapasidad na mag-isip, na timbangin ang mga bagay-bagay. At naniniwala ang simbahan na ang nature ng tao ay maging mabuti. No? Mm. Dahil tayo ay nilikha, nakawangis ng lumikha. Napo. So, dahil dun sa paniniwala na yun, no? Sa turo na yun ng ating simbahan na mabuti ka eh. Yan ang nature mo. Mm. Kaya dahil yan ang nature mo, yan diyan ka susulong at diyan ka lalago, diyan ka uunlad at kaya mong pumili diyan dahil yan ang natural sa iyo. So hindi ko alam kung ano ang tawag diyan sa teolohiya. Mm. So balit ako bilang isang laiko no na matagal nang involved sa mga gawaing pangsimbahan, yan ang naranasan ko na personal na napakataas ng respeto ng simbahan, ng inang simbahan sa ating mga tao. Kaya sana ay huwag nating sirain yung tiwala na yon ng simbahan sa ating human capacity to make good choices, to choose the good. I agree. Ah. Kasi sabi niyo mataas yung respeto. Mm. Sabihin, mataas yung paniniwala ng simbahan na may kakayahan. Eh, sabi niyo nga, kanina hindi niyo alam yung theological term. Pero nag-dawn lang sa akin nung sinabi niyo yun. Meron po talaga sa theology, may tinatawag doon. And that is yung tinatawag na Capax Dei or capacity for God. So lahat tayong tao may kapasidad sa Diyos. Ibig sabihin, lahat din tayo may kapasidad para maabot yung mataas na moral standards ng simbahan. Na sa akin naman, ay personally believe talaga, hindi siya mataas. Bakit? Ang nangyayari lang talaga, ayaw lang natin sundin kasi gusto nating mabuhay kung ano yung gusto nating paraang way of life. Kasi naniniwala po ako na itinatag ng Panginoon ang simbahan, itinatag ni Jesus ang simbahang Katolika para maging gabay natin. Para pag nalilito tayo, meron tayong pwedeng, teka, anong talaga bang tama dito? Yes. So yung maging guidelines. Makikita rin natin yan sa Old Testament, di ba? Magulo buhay nila, anong ginawa ng Diyos? Ten Commandments. Binigay. Oh. So naging gabay. Ganun din po ang simbahan. So I think, it's not really about mataas ang high moral standards. I think it's about ano ba talaga yung stand ko? Gusto ko ba talagang sumunod bilang isang Katoliko? Ganun or sarili ko na lang. Ganyan. So yun po yung mga paniniwala. Kaya makita mo no, connected to dun sa globalization, sa globalized world kasi kapag tayo halimbawa tumingin sa media, ang media ang naiiwang mensahe sa atin madalas ay yung parang may kulang sa atin, no? Yeah. Na you're not beautiful enough, you're not sexy enough, yeah, you're not intelligent enough. Sa print ad yan, sa advertisement. Yan yung napag-usapan natin kanina, no? Na parang laging may mali sa atin, no? Yan yung naiiwan kasi ang media ay nagseset din ng isang standard, no? Yeah. At yun yung sinusunod natin. Subalit alam natin na ang inang simbahan ay nilalampasan yung mga hindi tinitingnan ng simbahan kung maganda ka ba, matalino ka ba, yes. Di ba? Pantay-pantay ang pagtingin sa atin ng simbahan dahil nga ang basic no na nirerespeto ng simbahan ay yung tayo ay tao. Yeah. Kaya kasi hodang mahirap ka, drug addict ka, no, naniniwala ang simbahan na kaya nating magbago. Kaya nating maging mabdaman ang atin talagang pinagmulan. Yeah, diyan po papasok yung tinatawag na principle of human dignity, kung saan lahat tayo ay ginawa ng Diyos sa kanyang wangis at larawan. At dahil doon, meron tayong tinatawag na divine character. Kaya kahit addict ka, kahit pusher ka, criminal ka, kahit ang tingin ng lipunan sa'yo, wala kang kwenta. Wala kang pag-asa. Hindi matatanggal yung divine character na yun. Kaya kailangan protektahan, kailangan
pangalagaan. Mm-hmm. So, yun. So, anyway po, mga kapatid sa pananampalataya, mm-hmm. brothers and sisters in Christ, mm-hmm. Alam ko po, marami pa kayong gustong naming pag-usapan dito, kaso po, medyo po, limitado na po tayo sa oras. Mm-hmm. So, dito na po namin tatapusin ang ating talakayan, discussion sa conference mm-hmm. na ito, at inaanyayahan po namin na sa susunod na magkaroon po ng conference ay mm-hmm. i-encourage nyo po, okay? Kumbaga, i-push nyo yung mga anak ninyo na umattend o kaya di naman ay i-push nyo rin yung mga anak ninyo na mag-aral ng philosophy kahit mga basic crash course lang na tinatawag natin. Kasi nga po, marami po itong maibibigay sa atin. And kasama na rin po dyan yung pag-aaral din po ng social sciences. Mm-hmm. Sabi nga ni ma'am kanina, kung yung philosophy, teorya, ganyan, mm-hmm. yung paanong isip, ganyan, yung mga nakikita, yung social science, binigyan nyo ng hulma, kumbaga. Ng konkreto, nabatayan, nakikita. Mm-hmm. So, again, brothers and sisters in Christ, ako po si Professor Ilaw Cruz. Mm-hmm. At ako po si Professor Rita Cusio. So, thank you very much po sa pag-antabay niyo po sa amin dito, sa pagsama po sa amin dito po sa ating talakayan tungkol po sa Philosophy Conference ng NLCS. Paalam po sa inyong lahat. God bless po. God bless.